This can limit the number of offspring available for selection and can produce desirable effects such as decrease in size unless the breeder is patient and disciplined to refuse to breed from foal having undesirable characteristics. Careful selection and culling of whatever chicks do hatch and survive will prevent the establishment of such undesirable characteristics in the family or line being bred. No matter what breeding plan is used, the wisdom of the breeder is the key to success. Harry Parrish ends up by stressing that he believes in crossing purebred families to obtain the best battle fowl. By this and by the example that he gives, this could mean crossing two breeds like Shapler and Claret, or it could mean crossing two families of the same breed, as in the case of crossing two families of Shapler that are not closely related, I would call the Shapler-Claret mating crossbreeding. And the Shapler-Shapler mating outcrossing, in addition, there is the possibility of line crossing, which means the crossing of two lines of the same family. For example, suppose a breeder keeps one family of Shapler, but he has bred them from, say, an original trio. It is common practice to breed one line from each of the hens of a trio. This line can be culled and selected for the name qualities, but the offspring from the two lines are not bred together except for the production of battle cocks. The offspring of the line cross are treated as hybrid and are not used for breeding. Because the carried deepness genes, some line crosses nick and some don't eat. And some don't. It is fortunate breeder who finds a nearly perfect line cross because he can continue independently to produce high percentage of uniformly excellent cocks. Ensure a possible scheme for developing and carrying or two lines, starting with an initial group of cocks mated to unrelated initial group of hens. Of course, there are infinite possible variations, but this is a good one. The first few mating involve crossbreeding if only a pair or trio are the foundation stock. But in the later generation, the interline crosses produce half-breed which carry half the blood, each of the founding males and females. I can't resist ending this essay with the lyrics of the song called The Meme by John Hollis. It is mean as a tribute to Harry Parr and Curtis Blackwell, two of our fellows who know how it gets done. The song appeared on Hollis 1994 cassette recording Rooster, Races, and Rodeos. Okay. Ito sinasabi nila sa experience nila, kung tayo gagawa na isang panlaban na manok, kinakailangan nyo talaga na inbreed natin ng konti. Kumbaga, naibalik natin sa magkabilang parte. Halimbawa, bumili tayo ng isang trayo, binalik natin sa kabilang parte. Halimbawa, Kelso, sa kabilang parte, nila-inbreed natin. Sa kabilang hatch, nila-inbreed natin. Ginawa natin silang pure lines. Sila ho ating pagkukrosin para makakuha tayo ng tinatawag nilang buttercross. Doon lumalabas yung tinatawag nilang nick, ibig sabihin yung aces. Kung di nyo napapansin, itong mga binablog ko, tatlong breeder po ito na binabasihan natin na isineshare ko sa inyo yung mga naging legacy nila. Si Floyd Garley, si Harry Parr, at saka po si Gregor Mendel. Si Gregor Mendel, siya po yung the founder of the modern genetics ngayon, nung araw pa, mga 100th century. Hindi ho siya breeder, pero breeder siya ng halaman. Ito ang naging basihan ng mga breeder na para mag-breed sila ng mga manok na magagaling, sa mga kulay. Si Mendel po ang author noon. Siya ho, sa kanya nagmula yun. Sa itong mga breeder na to, isineshare ko lang sa inyo kung paano nila ginawa yung kanilang mga naging experience, mga 50 years. Si Harry Parr po kasi one of the best breeder din to sa States. Si Floyd Garley,
Ganun din po. Ito, sinishare ko lang sa inyo para madali nyong matutunan kung ano ang pag-rebreed. Lahat ng bagay naman ho dito madali pag alam mo ang gagawin. Basta meron ka lang magandang basis, hindi ka mahihirapang gumawa na isang bagay na gustong-gusto mo ma-achieve. Yun lang ho ang magandang paliwanag dyan. As a breeder, kinakailangan matyaga ka. Itong mga nasa video ko, yung mga binabasa ko, pinapaliwanag ko sa inyo, na naririnig mo kung paano nila ginawa. Ito ang pinakamagandang basis sa iyo, kasi ikaw ang gagawa nito sa loob na medyo mahabang panahon. Ngayon, kung may pera ka naman, kung bibili ka sa isang magaling na breeder dito sa Pilipinas, marami rito magagaling. Kung nabigyan ka nila ng amba, bumili ka na isang pares o kaya trayo, huwag kayong matakot sa presyo nila kung mahal. Pero garantisado ho yun. Kasi alam nyo naman kung gaano kahirap mag-breed bago nila perfect yung breed. Taon. Panahon. Bago nila yan ibebenta sa public. Sila muna ang gumagawa niya bago nila ibenta sa inyo. Ganun ho yan. Ngayon, si Philip, ito ang kanyang basyan dito, yung sasabihin ko yung kanyang biography, kung sino po ito, si yung author nito, about the author. Donald P. Phillips, PhD po ito ha, is a lifelong cocker, a member and past president of the Washington GBA, a member of the Oregon GBA, and a member of the UGBA. Hollis was a professor of biological chemistry in the Johns Hopkins University School of Medicine from 1964 through 1981. Siya po ito. Ito po yung kanya. PhD po ito. Itong binabasa ko ito. Ito yung kanyang mga nag-experience. Kinuwento niya yung bumuli siya ng isang booklet kay Harry Parr na ginawa din niya. Na totoo yung sinasabi ni Harry Parr na naging experience niya, na i-share sa kanya, ginawa niya. Totoo, kaya kinukuwento niya kung paano nila ginawa. Ganun lang ho ang aking paliwanag dyan. Lahat ng bagay dito, pag alam niyo gagawin, wala akong mahirap. O sige, hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat ulit sa inyo. Sa aking mga subscriber, maraming salamat. Yung gusto mag-subscribe sa akin, mag-subscribe naman kayo, wala namang problema, wala naman ho bayad yan. Gusto nyong para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video, mag-subscribe lang kayo sa akin. Sige, maraming salamat. Thank you for watching. Susunod po ulit.